Good afternoon, guys. So I'm Ryan. This is my first vlog. Welcome to my channel. So if you're not yet subscribed, please click the subscribe button and hit the bell notification for you to be notified whenever I'll be uploading my next vlog. So yeah, for this first obstacle checkpoint. So sana makalabas tayo para makabili ng engine oil. So as you can see, andito pa rin tayo sa ating ECQ dahil sa prevention of coronavirus. Olongga po is reinforcing enhanced community quarantine. So meaning, nire-restrict natin yung movement ng mga tao para mapigilan yung pag spread ng virus. Ayan, habang nag-aantay tayo dito, chill-chill lang tayo. Papakita lang natin yung pass natin. Thank you po. Nakalabas na tayo. Easy lang. So, grabe, after 10 days, ngayon na lang ako nakapag-motor, kaya pagpasensya nyo na, guys, kung medyo palag-palag tayo ngayon. Nanis ko din talaga mag-motor. So hindi ko na alam kung pang ilang day na to ng quarantine, pero as you can see, kahit pa paano talagang napipigilan yung paglabas ng mga tao. So back to the topic, gear oil and change oil. So bakit nga ba importante yung gear oil natin, saka yung pag papalit ng engine oil? Kasi po, ang engine oil, isa sa mga main bloodlines or yung parang dugo na ng makina natin, bukod dun sa gas na kinakarga natin. Kung walang engine oil, yung loob ng makina natin ay magwe-weld dahil walang lubrication na nag-prevent dun sa pagkikiskisa ng mga bakal sa loob ng makina natin. So parang mawe-welding sila. Mawe-welding sila, magdidikit sila, panibagong gastos na naman yon. So guys, mas better kung sundin natin yung PMs or preventive maintenance ng ating mga motorsiklo, dahil tayo rin naman ang gumagamit sa kanila. Yung oil kasi natin yung nagsisilbing lubricant. Oil, engine oil, engine oil. So medyo pagpasensya nyo na, guys. May nakakabahan ako kasi nga first time ko lumabas nitong quarantine. Pero may quarantine pass naman, o legal naman tayo. So papunta tayo ngayon doon sa shop na pagbibilan natin ng oil. Saludo tayo sa mga ganyan, no? Sa mga frontliners natin. Di alintana sa nila yung virus sa lumalaganap na yun. Lansa naman. So yan, guys. So mamaya ako na
Ito tuloy ang ating tutorial. Delikado to, ayaw ko talaga mabalik sa mga ganito eh, mga kagandong malalay. Minimal yung vision nila sa side mirror nila. Mamaya makikip tayo dyan. So, defensive driving pa rin tayo kahit na ganito kaluwag. Dumoto-tex. Shucks. So, wala tayo, hanap tayo na mabibili ng oil yun. Malas. Sado pala. Up some ballet. Good day guys, I'm back and nakabili na ako ng aking engine oil and gear oil. Sadly hindi ako nakabili dun sa una kong pinuntahan na motor shop. Yet naghanap ako para magawa ko rin tong vlog na to para maturuan ko rin kayo kung paano mag-change oil ng ating Honda Click 125 and 150 or additional information regarding dun sa ating mga engine oil and gear oil. Ang nabili ko is itong Kix. So, isa siyang semi-synthetic oil. Jasso MB 10W40. So, explain ko sa inyo yung meaning nung Jasso MB. May iba-iba kasi tayong klase niyan, pero para sa ating
mga scooter or automatic motorcycle, dapat ay JASO MB ang ating gamit. Pag JASO MA naman ay para sa mga wet clutch or motorcycle with wet clutch. Then yung 10W40 naman, 10 stands for the viscosity ng oil natin kapag winter and 40 naman yung heat resistance niya. So ang prescribe ni Honda sa mga baguhan natin dyan na click user is 10W30. Pero para sa amin na matagal na nakagamit ng motorsiklo is pwede na namin tong gamiting 10W40. Ang ating gear oil naman ay no choice na ako, pasensya na guys kung Yamaha to. Pero pwede naman siya kasi for automatic motorcycle oil, gear oil. Then ang mga tools na gagamitin natin is 12 and 14 na open wrench and 12 and 14 na close socket wrench. Tapos oh nga pala guys, may additional parts ako dito. Itong ating drain cock and packing cock, kasi bumilog na yung drain cock na stock ko, kaya bumili ako ng panibagong Honda, genuine parts naman to. So wala pa siyang 30 pesos guys, kaya wag niyo tipirin yung motor nyo, kasi kung bumilog na yung drain cock nyo, ipapa machine shop nyo na yan, hindi nyo na siya mabubunot. So yan. O nga pala guys, kapag mag-change oil tayo, huwag natin kakalimutan yung ating mga additional tools pa pala. For inserting ng oil, itong ating funnel. And ito naman mga improvise ko na paglalagay ng disposal ng oil. So yan guys, nandito na tayo sa motor ko. So yan, ang gagamitin nating tool ngayon ay yung 12mm na close socket wrench. So yung pinakambabang bolt yung aalisin natin. Ang motion niya is pa counterclockwise. Ayan guys, huwag natin masyadong pwersahin ha, maaaring mag-cause yun ng pagka-lost thread. Tapos pag kaya nang daliriin na natin yung bolt para mas mapadali at di mapwersa yung bolt. A reminder lang guys ha, huwag tayo mag-aalis ng oil or magbababa ng oil kung mainit pa. Kasi maaaring mag-cause yun ng injury sa atin tsaka pagka-lost thread nung sa bolt, sa saksakan ng bolt. So yan guys, isa side stand ko siya para mag-drain lahat ng oil. Kasi kung naka-standby lang siya or naka-center stand, hindi lahat ng oil mad-drain. So yan, as you can see yan, side stand ko siya. So yan guys, sa pagbalik natin ng bolt is dapat ang motion niya is clockwise na. Remember guys, huwag masyadong malakas yung pwersa kasi pwedeng mabasag yung lalagyanan natin ng gear oil. So yan, kapag lalagyan naman na natin ng gear oil, center stand muna natin para even yung pagkalat ng gear oil kapag ilagay natin. Dito naman sa bolt, ang motion niya is counterclockwise kapag tatanggalin pa rin. So ganun pa rin guys, dahan-dahan tayo sa pagbaklas. Tapos, kamay na natin or daliriin kapag kaya na. Tapos yan guys, magsasali na tayo. So, papiga-piga lang natin siyang i-insert. Tapos, medyo i-incline natin siya. Yan, para pumasok yung oil. Huwag masyadong pwersado yung pagpiga guys, ha? Kasi masasayang lang yung gear oil natin. Matatapon lang siya. So, dapat tansyahin nyo rin kung paano nyo siya ilalagay. So, yan guys. Magbabalik na natin yung bolt. Kailangan punasan muna natin siya. Tapos, ang motion na lang pagbalik is clockwise. Hinay-hinay lang sa pagbalik ha. Lalo na sa paghigpit. Mahirap na mapagastos mga rivers. Daan-daan lang. Oop, yan. So, yan lang guys. So yan guys, ito yung ating drain plug tsaka washer. Tapos ito naman yung engine oil natin na Kicks. Yan. Try na nating buksan ng ating drain plug.
guys, kung kaya nang tanggalin by hand, pihitin na lang natin hanggang sa mag-loosen yung bolt. So, ayan. Sorry. Medyo makalat yung ating pagka-change oil. Ayan. So, nakita nyo, bilog na yung bolt ko. So, kung tatagal pa at hayaan ko, wala. Ipapamachine shop ko na yung motor ko. Kaya, bumili ako nung kaninang Honda Genuine Parts na bolt and washer. So, ayan guys. Itong part naman na to yung lalagyan natin ng ating engine oil. So, kaya lang natin siyang alisin by hand. Ito yung aking improvised embudo na from New Year pa, as you can see. Ayan. Diyan natin padadaanin yung ating engine oil papunta sa ating engine. So, ayan, ang ating kicks, semi-synthetic oil. All the way down. So, ayan, reminder lang guys, 800 milliliters lang yung capacity ng ating lalagyanan ng engine oil. So, itong kicks kasi is 1 liter siya. Pag sumobra tayo sa lagay ng oil, isatagas yun sa ating air filter box. Kaya minsan, kung mapapansin nyo, pag binuksan nyo yun, is may mga tagas ng oil. So, yun lang guys. Dito ko na rin tatapusin yung aking vlog. Always remember, drive safe, out!